Okay, hello! Magandang araw po mga ka-neighbors. For today, ang topic po natin is about ginger. Rhizome ng ginger. Kung natatandaan nyo yung ating previous topic na nagtanim ako ng ginger in pail, yung pail na may window, ayan. Yan po ang ating magiging topic for today. Atin po siyang kukunin na natin yung laman noong ating itinanim na luya or ng ginger doon sa vlog natin na isa yun, na doon sa isang vlog natin na yon. Pero syempre, bago po ang lahat, mag-hello po muna ulit ako sa inyong mga viewers namin and subscribers, lalo na po doon sa mga napapadaan, yung mga bago. Salamat po sa pagbigay ng chance na mapanood nyo or ma-share namin yung mga videos namin. Sana po magustuhan nyo. At doon po syempre doon sa mga dati na mga viewers and subscriber, maraming salamat po sa tiwala at sa suporta. Nakakataba po ng puso yung mga views nyo, yung support nyo sa channel namin. Thank you po. But please don't forget to like and subscribe at yung notification bell, paki-turn on nyo po para kayo laging notified pagka kami ay may mga bagong uploads na video. Okay, sige po. Proceed po tayo doon sa ating kukunin na luya, yung laman ng luya. Okay, sige po. Proceed na po tayo. Okay. And so, eto na po yung ating ginawa na pail before. So, kung natatandaan nyo, dalawa po ito. Isang pinaka-casing niya, isang buo na may buta sa ilalim. And the other one on top, ayon yung may window. So, bubuhatin ko po. Medyo mabigat kasi mabigat yung lupa. So, try natin. Ayan. So, dumikit na po siya. Ah, so, medyo mabigat. Dapat pala may katulong ako dito. Wala yung husband natin na unti-unti siyang kuhanin. Ayan. Ay, my God. Okay, so, kailangan po natin ng kaunting lakas para po siya ay maalis dito sa timba. So, how? Ayun. So, eto na po. Then, alisin natin yung isang timba. Okay. So, kung mapapansin nyo po, i-focus na natin dito sa ating pinakatimba na may window. So, eto yung windows niya. Eto. Ay, ang aking halaman natutumba. Ayan. So, eto, tanggalin na nga po natin itong isa because siya ay nakakasagabay. So, eto yung ating windows. So, tatanggalin na po natin yung pinakalupa niya. At ating kukunin yung laman ng luya. Oo. Medyo na-compress na po yung luya. Eh, luya. Yung pinakalupa niya. Kaya matigas na. Pero ito dati, nilagyan ko pa yan na kaunting pampalambot. Rice hull. Para, sabi ko, para mabilis siyang dumami. So, ayan po yung ano, eto po yung pinaka ugat ng mga luya. So, ayan, kung mapansin nyo, eto na po yung laman ng ating luya. Ayan, from here. Hindi pa pala siya masyadong marami.
konti pa lang pala. Akala ko kasi, sabi kasi, pag daw naninilaw na ito, palatandaan daw yun. Itong mga dahon sa taas, pag daw siya ay naninilaw na or natutuyo, palatandaan daw na yun na pwede na siyang i-harvest. So ngayon, nag-testing ako kasi nakita ko ay naninilaw na siya. So, akala ko, ano na siya, matured na. Pero may laman na po siya. Ipakita ko sa inyo yung mga laman niya, maya-maya. So, eto na po muna ang kunin natin itong isang ito. Ayan. So, okay. Nag-testing po akong magawa nito out of isang napanood kong video about potatoes. Instead po siya na basta na lang itinanim sa pail, itinanim po siya sa ganito. So, naisip ko, why not itry ko sa ginger. Since ang ginger ay nasa ilalim din ang pinakalaman niya. So, eto na po yung nakuha natin na ginger out of doon sa ginger na maliit na itinanim natin. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, excited ako ipakita. Eto po yung pinaka-mother niya. Pinaka-mother luya na itinanim natin previously. So, ngayon, nag-anak siya. Eto na po ang naging laman niya. Ayan. So, meron na po akong may produce na luya sa pail ko. Kasi ito namang pail ko, bali ano to eh, recycled lang to para sa horsetail to na nadadamage. So, ginawa ko siyang ganito. So, ngayon, ito na po ang aking na-produce at na, shall I say, naani. Yes, naani because ito na po yung bunga ng ating itinanim previously. So, okay na po tong isa. Meron na po tayong isang malaking luya. Then, itong iba, tingnan natin kung may laman na rin. So, this way po, kaya siya ay merong window, mas madali po kasi siyang kuhanin, unlike kung sa isang buo siyang pail na ganan, bubuhati natin, mahirap po magtanggal ng lupa, unlike dito. Ayan, may window na. So, madali siya. Gaganituhin na lang natin. So, ayan, napipiraso po yung maliliit na bahagi ng luya. Tingnan natin kung marami na siyang laman. So, kukunti pa yung laman. Kunin na lang natin. Since nakuha na rin lang naman natin. Ayan, meron po siyang kapiraso. Kakapiraso pa yung laman niya. Pero, hindi na natin tatanggalin itong pinaka... itong pinakapuno niya. Hindi na natin siya tatanggalin. Naka-attach pa po yung ibang roots niya doon sa ilalim. Hindi na natin tatanggalin para siya ay magsilbing mother plant again. Lalagay ulit natin yung lupa para po siya ay continuously sumibol at maglaman ulit. Okay, how about this one? Tingnan natin kung may laman na siya. So, bali ko konti pa. Konti pa actually ang laman nito. Napaaga ako ng kuha. So, bawasin na rin lang natin yung laman niya. Total na kuha na natin yung ibang laman. Para po siya ay mag-umpisa na uli ng sariling growth niya. Magpanibagong laman. So, ito po yung ating pinaka-mother. Pinaka-mother luya dati. Kung mapansin nyo, matanda yung kulay niya compared doon sa mga bagong laman. Maputi ito, halata mong luma. So, ito po yung pinaka-mother natin at siya ay putol. Putol siya nung itinanim ko. So, ayan. Kunin na po natin yung pinaka-mother at itanim na lang uli natin itong mga baby. So, just the same, gaya nung isa,
hindi ko na po tinanggal ito. O, naka-attach pa siya sa lupa. So, para mas madali na sa kanya ang mag-recover at maglaman na uli ng panibago. O, ayan. Dati, kung ang itinanim ko, siguro 2 piraso yatang luya yon. Ngayon, meron na po akong inani. Meron na akong na-harvest. Ito na yung malaki at saka ito yung ibang maliliit. And then, ito na ngayon ang mother ko. 3 puno na. So, expectedly, by next harvest, mas marami na po. Baka sikip na siya dito. And at the same time, medyo makaka-adjust na rin ako ng pag-harvest. Hindi ko na siya ha-harvestin ng medyo bata pa siya na kukonti pa yung laman. So ngayon, ito naman ang gagawin natin. Ibabalik na natin yung lupa niya, pero ibabalik muna natin siya dito sa isang pail niya para pagbalik natin ng lupa, nakashoot na siya. So, ayan. Soli na lang natin. Ayun. Yun po ang kabutihan nitoong meron tayong ganito. Anyway, meron na rin po palang ano ngayon. Meron na rin pong plastic na nabibili online. Yung plastic na may window, design po siya para dito sa ganitong klase ng pagtatanim. So, ito na po. Ibabalik na po natin yung mga lupa natin. So, kanina, meron na pong mga plastic made na merong window na rin para sa ganitong klase ng pagtatanim. Very useful po siya sa experience ko kasi eto na nga po yung example natin. Very useful siya kasi mas madali siyang i-harvest and at the same time, yung mother plant mo halos hindi magagalaw yung pinaka baga nagalaw man ng konti yung ugat niya, pero yung matitirang gagawin mong mother plant again, naka-attach na yung root. Kung baga magre-recover na lang siya, at later, mag-start na po siyang mag-grow uli. Unlike doon sa kung bubunutin natin siya lahat, mag-uumpisa siya sa umpisang-umpisa sa hanggang sa mag-form pa siya ng ugat, ma-strengthen yung ugat bago pa siya maglalaman. Eh ito, i-recover na lang po yung nasugatan na root. Then later, siguro in a week, naka-recover na siya. Mag-start na po siyang mag-grow. Mas mabilis. And at the same time, talaga napakadali po sa pag-harvest dahil hindi kayo mahihirapang magsungkit or mag-alis ng lupa para makuha yung crop sa ilalim. Because meron na po tayong window na pagdadaanan ng ating tool. So, ayan. Ibuhos na po natin lahat ulit yung lupa niya. Okay. So, ayan. Nakatanim na po uli yung ating ginger o ang ating luya. So, mag-expect tayo ng luya siguro mga ilang months din. Baka 6 months. Hindi ko siya masyadong nalagyan ng time frame noong ito ay aking gawain. Anyway, i-review ko doon sa ating mga previous videos para makita ko kung gaano katagal talaga. And siguro kung medyo sinisipag din kayo manood backward, pakisilip nyo na rin po para ma-rate nyo rin kung gaano ba katagal bago mag-harvest ng luya based doon sa actual footage ng video natin noong itinanim natin siya. Okay, sige, ibaba ko lang po to. At yan na lang po ang ating topic for today. Ang pag-harvest ng ating luya in field, ginger in field. Okay. So, ayan, kung mapansin nyo po, merong aloe vera po na maganda dyan. Thank you nga po pala ulit kay Sir Chris and Ma'am Jenny ng Limits Guest House. Yan po yung binigay nilang aloe vera sa akin. Ayan na po siya, nakarating na po ng Cavite. Thank you po, Sir Chris and Ma'am Jenny. Sige po, bye-bye po sa ating lahat.